Bago nga tayo magsimula ay isang malaking shoutout kay Kindos Locanias, Katz Aquino Ducusin, kay Raymar Aquino at kay Francis Maso. Sobrang ginawang big deal ni Rendon Labador ang ginawang pagbati lamang ni Mark Pingris at sana'y magpapaturo lamang at sana nga daw ay walang kamera at wala daw makakakita dahil magpapaturo lamang si Mark Pingris ng one-on-one basketball. Ngunit ito namang si Rendon ay masyadong kirarir at masyado nang hinahamon itong si Mark Pingris at tila ba'y ginagawa ng personal dahil pati asawa nga ni Mark Pingris ay idinamay niya pa. At alam naman natin na mabait nga itong si Mark Pingris at maraming kaibigan. Ngunit grabe naman magalit. Atin ngang balikan ang mga naging trouble ni Mark Pingris sa basketball. Sana ay maisip ni Rendon Labador kung sino nga ba ang kanyang sinasabihan na duwag at takot sa asawa at gayon na rin ang kanyang kapatid dahil mabuti ngang tao si Mark Pingris ngunit masama magalit. Nagbigay nga ng panukala itong si Senator Nancy Binay para sa paparating na FIBA World Cup sa susunod na taon. Ang sabi nga ni Senator Nancy Binay ay sana daw ay mailagay lahat sa ayos ang pag-host ng Pilipinas sa paparating na FIBA World Cup. Dahil alam naman natin na nagkaroon nga ng mga gulo at pagkakamali sa mga nakaraang FIBA basketball. At ito nga ang gustong mangyari ni Senator Nancy Binay na sana daw by next year ay maging maayos at maging smooth ang pag-host natin para sa FIBA World Cup. Dahil alam naman natin na tayo mismo dito sa Pilipinas ay nagkaroon na ng malaking gulo. Dahil kung ating matatandaan ang hindi malilimutang gulo ng Gilas Pilipinas sa Australia na talaga namang pinag-usapan kahit sa ibang bansa. Kaya sana ayaw ito maulit ni Senator Nancy Binay at sana daw ay maging maayos ang pag-host natin sa paparating na FIBA World Cup. Dahil alam naman natin na 1 year to go na lang ay magsisimula na ang pinakamalaking event ng basketball at ayun na nga ang FIBA World Cup at tayo nga ang isa sa mga magiging host. At nagbigay naman ng mensahe ang ating Pangulong Bongbong Marcos patungkol nga dito sa Gilas Pilipinas. At sa kanyang mensahe ay sinabi niyang, mga bayani ang Gilas Pilipinas. At ito namang si James Shiap ay talaga namang abala na sa pag-iensayo para sa paparating na Commissioner's Cup. At ang good news nga ay muli silang magkakasama ng kanyang head coach na si Coach Yeng Giao na alam naman natin na nagbabalik na nga dito sa Rain or Shine matapos paglingkuran ang NLEX. At dito nga ay makikita natin ang unang practice ni Coach Yeng Giao sa Rain or Shine at talaga namang pinag-aaralan niyang mabuti ang magiging strategy para sa paparating na Commissioner's Cup. At ito namang si James Shiap ay talaga namang puspusa na ang pagpapalakas. Sabi na mo mga fans mo si Mark Pingris at nakakatawag na. I thank the fans. May mga nababasa ko dito. Pero dahil sa nakukuha ako sa mga nakikita ko rin yung nababasa talaga ako at napapangiti ako, nakukuha ako dito sa mga nababasa. Salamat sa kanila. Meron ngang player ang Baranggay Ginebra na masasabi nating hindi naman 100% na kagaya ni Rodman pero masasabi nating nandoon ang pagiging Dennis Rodman. Alam naman natin na si Dennis Rodman ang isa sa mga big three ng Chicago Bulls at isa sa mga naging susi upang makapag-champion ang Chicago Bulls. At sa buong karir niya nga sa basketball ay tanging rebound lamang ang kanyang may pagmamalaki na talaga namang nakakatulong sa kanyang mga team. Ang sinasabi ko ngang player ay itong si Mauricio na na-drop noong 2019 at siya nga ay first round, second overall pick ng Blackwater. At nung mapunta nga siya ng Baranggay Ginebra ay hindi nga siya nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng rotation para sa lineup o sa regular lineup. Kaya naman ang kinabagsakan niya ay bench player. Ngunit alam nyo ba na sa isang laro nga ni Mauricio sa overseas ay nagmala Dennis Rodman nga itong si Mauricio dahil sa buong laro ay puro rebound ang kanyang ginawa
At first quarter pa lang ay kumamada siya ng 15 rebounds. Ganyan nga katindi si Mauricio pagdating sa rebounding. Hindi nga nakapagtataka dahil kahit may edad na nga itong si Mauricio ay masasabi nating napakataas pa rin niyang tumalon. At ang mga solid Baranggay Ginebra fans ay talaga namang naghihinayang para dito kay Mauricio dahil malaking tulong sana daw ito kay Japet sa ilalim. Sa ngayon nga si Mauricio ay nasa overseas at naglalaro ngayon sa Mekong, Taiwan. At nabigyan nga siya ng magandang oportunidad doon dahil isa nga siya sa mga starting five ng Mekong, Taiwan. At masasabi nating nakakatulong siya sa kampanya ng Mekong, Taiwan United. Sayang na sayang talaga itong si Mauricio kung nabigyan lang sana siya ng tamang playing time ng Baranggay Ginebra dahil malaking tulong nga ito sa ilalim. Dahil alam naman natin na kapos na kapos ang Baranggay Ginebra sa mga big man. At napapansin ko lang ay puro mga point guard at shooting guard ang nasa lineup ng Baranggay Ginebra. Ngunit hindi nga nila napapansin ang mga wingman na talaga namang kailangan na kailangan nila. Kagaya na lamang ng mga small forward at power forward. At kailangan din ng Baranggay Ginebra ng sentro. Malaking tulong sana itong si Mauricio kay Japet Aguilar sa ilalim. Para sana hindi na mapilitang mag-rebound itong si Scottie Thompson at makaiwas sa injury. At makagawa pa sana ng magandang play itong si L.A. Tenorio kung mapasahan lamang ng maayos galing sa rebound. At gayon na rin si Stanley Pringle at itong si Justin Brawley. Bakit hindi na lang gawing trade ang mga batang player na hindi naman nagagamit ng Baranggay Ginebra? Mas maganda sanang i-trade na lang sila at kumuha ng mga wingman at mga bigman.